Buenos dias, señoritas y señoritos. Nag-press con po kahapon si suspended congressman Arnie Teves at sinabi niya po na hindi pa rin siya uuwi kahit nag-backtrack or binawi na ng I think mga lima na po na mga suspected killer na binawi na nila po yung mga extrajudicial confession na ginawa nila in the presence of PAO or Public Affairs Office lawyers na inamin po nila na si Teves ang nag-order, si Teves ang mastermind sa massacre and killing of the late Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Sabi niya po, kahit daw po na nag-backtrack ng mga ito kasi supposedly, sabi nga ng mga lawyer niya, lalakas na yung kaso niya. Pero sabi niya, hindi pa rin siya uuwi kahit may magandang developments na sa kaso niya. Sabi niya, wala pa raw siya, hindi pa daw niya nakikita may semblance of fairness sa kaso niya. Sabi niya, kahit may bumaliktad, walang bumaliktad, may threat sa aking buhay at wala pa rin semblance of fairness. So sabi niya yun, kahit may magandang development sa kaso niya at supposedly nasa side na niya yung mga ilan na mga hinuling suspected assassins, pero that is not enough to convince him to go home. Sabi niya, again, ang hinihingi ko lang, what I'm only asking is semblance of fairness. Then most probably uwi na ako, sabi niya. Sabi pa nga niya, gusto niya bawiin ni Boying Remulla yung paglilink sa kanya sa assassination. So ano po ang reading natin dito? Ang reading ko po dito ay alam na alam ni Arnie Teves na kahit gumalaw na at gumana na yung pera niya, kahit di umano, according to the lawyer of the De Gamo family, si attorney Levy Baligot, na gumagana na yung pera ni Teves para binibili at tinatakot yung mga suspected assassins or na-arresto o nag-surrender sa a few days after the killing, alam ni Teves na hindi pa rin yung sapat. Si Teves mismo, itong reluctance niya to go home, this to me is an admission na malakas talaga ang kaso. Tulad nung sinabi ng chief prosecutor ng Department of Justice. Alam niya na hindi lang non-bailable murder, multiple murder charges ang hinaharap niya, non-bailable po 'yan. Also yung prostrated murder, and then also po yung mga unlicensed illegal possession of firearms charges na non-bailable rin. So all of this will really ensure a jail time for him. At tama po yung sinabi ng Juan ng ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Patullon na kahit nag-backtrack na po yung lima, confident pa rin sila na malakas yung kaso nila kay Teves. Very strong pa rin yung ebidensya nila laban kay Teves at saka doon sa yung ibang co-accused. Sabi nga niya, ito daw pagbabawi ng mga akusasyon nila, this doesn't mean that recantations will prove that the earlier statements they gave are actually untrue. So hindi po ito pinapakita na kasinungalingan po yung earlier statement nila. Sabi pa nga niya, we don't think this has an effect on the case because we believe that the evidence that the DOJ
currently holds is strong. And even if there are those withdraw or there are new statements, it doesn't mean the case will be totally destroyed. Tama naman po. Sabi niya, among the evidence, syempre, yung nakikita na po natin yung security camera footage na nakita rin po yung mga identity ng mga killers. That cannot be overturned. Siguro kahit dahil doon, kaya isa po yung sa mga dahilan na yung mga suspected killers immediately na nagsalita na po sila at umamin sila sa massacre of Negros Oriental. Yung mga narrate rin po sa kanila, nakita yung mga ATM cards nila, yung mga ginamitan pa ng backhoe because they were buried deep. Isipin niyo po, propiedad yun ng mga Teves, asyenda po nila yun, dating asyenda nila na ngayon nandun yung asukarera nila na authorities siguro yung mga ibang witness na rin ang nagpinpoint kung saan na ibaon ng mga yun. So to yung lalo nakuha po nila yun, nahukay po nila yun with using a search warrant, kaya hindi po pwede yung sinasabi ng mga Teves camp na planted evidence. Kumbaga, if it took a backhoe to dig, tapos nakita naman po natin sa pictures mga 5 to 10 meters deep po yung mga nahukay po ng mga ebidensya po laban sa mga killers ni Teves at kay Teves na po mismo, kasama na yung mga grenade launchers, kasama na yung mga bomba na galing daw po sa mga terrorist group. So kung kailangan ng backhoe to bury them, backhoe rin kailangan para i-plant yun doon. So kung gagawin nila po yun, pagpasok pa lang ng backhoe sa property ng mga Teves, syempre malalaman na dami nilang armed guard doon. Kaya nga may private army si Teves eh. Kaya no way talaga na planted yun. It is really a unquestionably very strong evidence at hindi po ma-overturn ng mga bayaran na witnesses ng ni Teves at kahit yung mga lawyers niya na sinabi ngayon, sinasabi they are helping daw the suspected killers through pro bono na libre. Maniwala ba kayo na libre yun? Baka hindi yung pro bono, pro bayad yun or pro bonus yun. Hindi naman mag-aaksaya sila ng panahon para pumunta, kausapin at kunin yung mga testimony ng mga alam naman natin yung mga lawyers kukonti lang talaga matino, kukonti lang talaga yung talaga nagbibigay ng tunay na pre-legal service. Karamihan po pera lang talaga. I'm sorry mga kaibigan ko na mga lawyers, pero kakaunti lang po talaga na in the likes of our friend na si Engineer Toto Causing na disbar ng Supreme Court. Pinag-initan po siya dahil sa kaso ni Gerald Bantag sa Percy Lapid killing. That's what it is. I say it as it is. And also po yung kaibigan natin si Attorney Toto Tomortogo or Enzo Recto, pero kukunti lang po, pero the rest wala. Kwan lang talaga, they are unfortunately using their profession. Kaya sirang-sira na po yung legal profession ngayon because of this. So ganun rin po yung mga lawyers ni Teves. So sa akin po, this is a bad development because Teves remains scot-free sa abroad. Pero mahirap po yung mga mahilig pumunta ng abroad, mahirap rin kung maganda lang bakasyon, pero kung matagal-tagal ka na diyan, medyo ma-homesick ka rin, you will really look for your home, including po yung mga PhilAm natin mga kaibigan, mga OFWs, most of them is to return home, and because the heart is home is where the heart is talaga. So to me po,
Bad news pero good news pa rin because si Tevez mismo nakikita at parang inaamin na rin niya na malakas talaga ang kaso sa kanya. And this is a good thing for the justice system. So this is our update so far po sa kaso ni Tevez, and we will be keeping watch on this issue kung tuloy-tuloy po tayo sa pagbabarita sa issue na ito, including yung possible suspension niya or not suspension but possible dismissal sa Congress. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armand in YouTube channel, and please tell your friends to do the same, and I'll be seeing you in my next vlog.